写真撮る。これ撮れてんの？イエーイ。あれ？出せなかった。あれ？出せよね。迷子になったゴリラ君が辺りを見回すと。Finally, meron na rin akong chance na makapag-vlog. Isingit ko lang to kasi ever since na lumipat kami dito sa Japan, sobrang busy nung routine namin. We've been running all over the place. The kids are at school. Ako naman yung tumitingin ngayon kay Rion. Thankfully, natulog siya ngayon. So we could do some catching up. Sa totoo lang, kahit nga hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakapag-settle down. Nakikituloy muna kami sa bahay nila kasi ngayon dun sa parents niya kasi hindi pa kami nakakapag hanap ng panibago namin na titirahan. So pansamantala lang muna, pero after that dilipat na rin kami dun sa sarili naming bahay. About 3 months ago, gumawa ko ng kontrata. Made a contract with my brother. Tapos dun sa contract na yun, sinasabi na babayaran ko yung kapatid ko ng 5,000 pesos kapag hindi ako nakapag-upload ng video sa YouTube before Sunday for every single week. No excuse. And that's why I'm making this video. What's really interesting is, simula nung lumipat kami dito sa Japan, nag-iba na yung mindset namin, nag-iba na yung priorities, tsaka yung focus. Halos nakalimutan ko na yung pagba-vlog. Yung rason ko sa pagba-vlog ay gusto kong i-challenge yung sarili ko na maging consistent sa isang bagay. Gumawa ko ng accountability, katulong yung kapatid ko, para maituloy-tuloy ko yung pagba-vlog. Ibang-iba yung rhythm dito sa Japan eh, yung rhythm ng buhay. Parang naka-fast forward lahat ng bagay. Which is actually a good thing kasi mas marami kaming nagagawa, we're more productive, and at the same time, hindi na namin nararamdaman na stuck kami. Grabe, lamig dito sa Japan. Grabe, lamig dito. Kulang yung suot ko sa men. Nag-start na siya ng full-time job niya. Tapos ako naman ngayon yung nagmistulang parang house husband. Kasi ako yung nag-aalaga ng mga bata, hatid sundo sa eskwelahan, at saka naglilinis-linis ng bahay. Kapag meron isa dun sa magulang na less than 64 hours yung trabaho niya, hindi tatanggapin nung daycare yung bata. Ibig sabihin, pag mayroong oras yung isa dun sa magulang na mag-alaga ng bata, siya yung mag-alaga ng anak nila. Hindi katulad sa Pinas na kapag mayroong kayong pera na kaya nyo magbayad para dun sa daycare, okay lang. Dito sa Japan, hindi. Merong mga requirements yung mga daycare na based dun sa capability ng mga magulang kung pwede ba sila mag-alaga or hindi talaga nila kaya mag-alaga ng bata. Grabe talaga yung mga ahon dito. Tahingal.
Hindi ko akalain na makakatulong para sa akin yung pagbablog. In a way, para siyang naging accountability para sa sarili ko. Kasi mas nakikita ko yung buhay namin from an outside perspective na para siyang storyline, my storyline, na meron akong gustong puntahan. Pero yun nga, sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung ano yung gagawin ko after nung transition namin. I'm still trying to figure out. But the good thing is, ito sa Japan, sobrang daming opportunities. Pwede akong magturo sa school ng English, pwede akong mag-part-time. Siguro sa mga restaurants. Sa Japan, maraming ganun dito yung mga part-time job opportunities. Or pwede rin ako mag-pursue ng panibagong area of work. One thing's for sure, gusto ko ipagpatuloy yung pagbablog. Ang daming nag-encourage sa akin na ipagpatuloy yung pagbablog. And by the way, salamat sa inyong lahat. Sa kayo sa mga patuloy na nanonood ng vlogs namin, sobrang na-encourage ako sa inyo sa mga comments nyo and sa mga ideas. So, maraming salamat, guys. Na-encourage. Hindi ko akalain nga na may manonood ng mga vlogs namin kasi hindi naman ako ganun ka kuwela magsalita or my personality. Pero still, many people are watching and it's good. And hopefully sa pagpapatuloy ko ng pag-vlog, meron kayong natututunan tungkol sa buhay dito sa Japan, pamumuhay dito bilang isang Pilipino na nakapangasawa ng Japanese. So ayun yung update ng buhay namin. I'm sure there's gonna be more to come. And of course, tuloy-tuloy pa rin yung pagbabasa namin ng Bible. This is the compass of our lives. Kapag meron kaming mga ginagawang decision ni Kasumi, we always go to God. We ask Him for His Word. So we can come up with all kinds of ideas na mga plano. But at the end of the day, we know that God has the best plans for us. He has our best interest. So kung meron kayong mga katanungan pala about sa buhay dito sa Japan or about us, just let us know dun sa comment section and we would love to connect with you guys. So hanggang sa ulitin po, magandang araw po sa inyo lahat. Tiyan eh!